In the Father, and the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, sa opening prayer. So, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At simulan natin ang ating weekly catechism. Ang ating topic ngayon ay the Holy Eucharist, not just a symbol. Hello, mic test. Hello. Okay. Okay. So, ito yung pinaka malaking katanungan ngayong gabi. The big question. Ang Holy Eucharist ba nung sinabi ni Jesus na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, this is my body, this is my blood. Ito ba ay literal na sinasabi niya na this is really my body, or symbolic lang, simbolo lang? At saka yung Eucharist na tinatanggap natin, the consecrated bread and the consecrated wine na ating pinapaniwalaan na ito ay nagtataglay ng presensya talaga ni Jesus, ang kanya mismong katawan, dugo, kanyang kaluluwa at sa kanyang pagka-Diyos. Yan ba talaga si Kristo o simbolo lang? Yan ang pinakamalaking katanungan, ha? Tanong ngayon gabi. Bakit napaka-importante nitong tanong, mga kapatid? Bakit importante ito na ating sasagutin ang itong katanungan? Hindi ba pwedeng, hindi balay naman yan eh. Hindi naman importante. Ang importante lang naman ay naniniwala ka kay Jesus o ginagawa mo ang kanyang kalooban. Hindi naman importante kung totoo yan. Hindi makakaapekto. Hindi po. Makakaapekto talaga ito sa ating kaligtasan, kasi para sa ating mga Katoliko, ang Eucharist ay ito ang sentro, pinakataas, pinakaimportante, at ito ang bagong tipan, bagong testamento, no? Kasunduan ng Diyos sa atin. So dito nakasalalay lahat. Ito ang sentro at buhay ng simbahan. Pag nagkamali tayo dito, malaki ang mawawala sa atin, ang kaligtasan. Dito ang sentro ng at buhay at lakas ng ating kaluluwa. Kasi sabi ni Jesus, no? Unless you eat my flesh and drink my blood, you will not have life in you. Hindi ka magkakaroon ng buhay. Kaya sasagutin natin ito, ang tanong na ito, kung ito ba talaga ay simbolo o literal, no? Kasi dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Kasi kung mali tayo, mali na tayo sa lahat. Hindi po pwede, mga kapatid, na tama tayo sa isa at saka okay lang na magkamali tayo sa isa at sa iba tama. Hindi yan. Kasi ang promise ni Jesus na hindi tayo magkakamali, kasi siya ay maggagabay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo hanggang sa huling panahon. He will be with us until the end of time. Ang kanyang simbahan na kanyang tinatag. So, kung ang repercussion nito, mga kapatid, ay kung totoo siyang body and blood ni Jesus, so sa mga hindi naniniwala, at saka yung ang tawag nga ng ibang mga pananampalataya at ang tawag ng ibang sekta,
sa ating Eucharist, ang tawag nila ay Cookie Jesus. Ito ay kanilang kinakantsawan, Cookie Jesus, at saka ang tawag nila dito ay idolatry at saka blasphemy, no? At saka ito ay kanilang kinukutya na mga Katoliko daw ay sumasamba sa isang biskwit, sa isang tinapay. So hindi nila binibigyan ng kaukulang respeto at reverence. So kung ito ay totoo talaga at saka totoo tayong presensya ni Jesus, ni Jesus na ating Diyos, no? The creator of heaven and earth, it is really present there. At saka ito ay hindi binigyan ng nararapat na pagrespeto at paggalang. Ang mga tao na hindi nagbibigay ng karapat-dapat na paggalang dito ay magiging accountable on the day of judgment. They will be accountable to Jesus. Huh? Hindi ito maliit na bagay. Kasi, anyone who disobeys the law of Moses dati sa Old Testament is put to death without any mercy. Maraming mga batas na sinabi sa Leviticus, Deuteronomio, no? Numbers. Maraming mga batas na nakasaadod, especially sa Sabbath day. Pag ito ay sinuway, maraming mga batas na pag iyong na disobey, hindi mo sinunod, you will be put to death. How much more na alam naman natin through the study of typology na ang the Old Testament is just a shadow, is just a mere shadow of the things to come, which is fulfilled in Jesus Christ. Siya po ang kasagutan, no? Ang katuparan ng mga anino na andyan sa lumang tipan. Si Jesus, lahat ang kasagutan sa lahat, ang kasatuparan. How much more if you treat as cheap, pag tinrato mong barat ang body and blood of God's covenant, no? You who insult the spirit of grace. 1 Corinthians chapter 11 verse 29, sabi ni St. Paul, for anyone who eats and drinks without recognizing, hindi nyo ni-recognize the body, eats and drinks judgment on himself. Hukma ng Diyos o ikokondina. Kinokondina niya ang sarili niya. So we are accountable in the day of judgment. If we do not recognize the body and the blood that we receive. Huh? At saka, kung ang kabaliktaran naman ang mangyari, kung ito naman ay hindi, it is just a symbol, at hindi talaga totoo na andyan ang si Jesus, kasi ang turo niya sa sinabi niyang this is my body and this is my blood ay simbolo lamang, kagaya ng pinapaniwalaan ng ating mga kapatid sa ibang mga sekta, mga Bible alone Christians, then we are guilty, tayo mga Katoliko ay guilty tayo of idolatry. Kasi ating pinaparangalan ang ostias, the consecrated host, we are treating it as God. Lumulhod tayo sa harap niya. Ating gumagawa tayo ng perpetual adoration. Tinatrato natin na andyan mismo si Jesus. Si Jesus mismo ang kaharap natin.
ang the creator of heaven and earth, no? Ang gumawa ng langit at lupa. So, we will be guilty of idolatry to the highest level. Kasi ang isang pan ay ating pinararangalan, labag yan sa utos ng Diyos. Kasi siya lang ang Diyos natin at tayo lumuluhod dito kung tayo ay mali. Kaya sasagutin natin ang itong napaka-importanteng katanungan. So una, ating tatalakayin kung anong sinasabi ng simbahan, ng official teaching ng simbahan natin. Pangalawa, anong sinasabi ng Biblia? At pangatlo, ating tatalakayin kung ano ang mga paniniwala, anong sinasabi ng mga early Christians. Okay, isa-isahin natin yan. Una muna tayo sa official teaching bago tayo pumunta sa isa-isahin natin yung mga verse sa Bible. Yung official teaching, hindi po yan salungat at hindi po yan hiwalay kung sa kung anong sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi ng Biblia ay magkaisa, nagkakaisa ang sinasabi sa Biblia at sinasabi ng official na turo ng simbahan. Ang simbahan ay kanya lamang ino-organize, no? Ino-organize niya into official teaching para hindi mawawala sa totoong meaning. Catechism, paragraph 1374, anong sabi? Itong official teaching natin mga Katoliko. In the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood, together with the soul and divinity, kasama ang pagka-Diyos at ang kanyang espiritu, no? Ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, the whole Christ is truly, really, and substantially contained. Yung substance mismo ni Jesus andyan. So, tayo ay panatag na maniniwala na ito ang turo ng simbahan na tinatag ni Kristo, na siya ay andyan talaga mismo sa Blessed Sacrament of the Eucharist. Hindi ito nagsasabi na wala ang presensya ni Kristo sa ating mga Kristiyano, o wala ba siya doon sa bundok, sa kahit saan tayo pupunta. Hindi nagsasabi ang simbahan na wala siya sa mga kahit saan. Kahit saan, ang presensya ni Jesus andyan. Kahit pupunta ka sa Mars, sa outer space, andyan ang presensya. Pero ang the fullest sense na mismo ang kanyang physical presence, the substantial presence na kung saan talaga si Jesus, hindi lang yung diwa ni Jesus ang andyan, kundi mismo ang kanyang physical na presensya ay makikita sa Blessed Sacrament of the Eucharist. Ha? Kaya, for example, bigyan natin ng analogy, kung gusto mo ng tubig, alam nyo ang tubig, ang hangin, may tubig po yan. Kaya pag malamig, nagko-condense, nagko-condensation, makakita ka ng mist o kaya yung fog. Kasi nagko-condense na yung water, molecule. Pero kung ikaw ay uhaw, hindi ka naman lalabas mo na yung dila mo sa hangin at saka iinom ka. Gusto mo yung concentrated na tubig, punta ka sa gripo, doon ang concentrated. So the presence of Jesus is everywhere. Pero kung gusto mo yung physical presence na dadalawin mo talaga yung physical presence ni Jesus, ay andyan siya sa simbahan, sa tabernakulo. Kasi andyan ang kanyang physical presence, body, blood, soul, divinity ni Jesus Christ. Okay. So, alam naman natin na sa Kapernaum, binigay niya yung promise niya. One year before the Last Supper,
sa Passover feast, nag-promise si Jesus isang taon bago mangyari ang Passover, bago mangyari ang Last Supper, si Jesus ay nag-promise na ibibigay niya ang kanyang katawan at dugo para maging pagkain ng mga tao. No? So, bago niya ito ginawa, no? Bago niya ginawa yung kanyang pag-anunsyo na ibibigay niya ang kanyang katawan, hinanda niya muna ang mga puso ng mga tao. Kasi alam niya na ang kanyang mensahe ay napakabigat at medyo mahirap intindihin at kailangan ng malaking pananampalataya. Ang kanyang mensahe na ibibigay na i-anunsyo niya sa Kapernaum, alam niyang mahirap lunukin. Kaya nag-lay muna siya ng foundation. He prepared the hearts of people. Paano? Pinepare niya sa paggawa ng mga milagro. Para kapanipaniwala ang sasabihin niyang anunsyo pagkabukas. Kasi alam niyang mahirap ang sasabihin niya bukas. So anong ginawa niyang milagro? Pinakain niya ang mga tao. So 12,000 men, di ba? Ang 5,000 men pinakain niya ng 5 loaves and 2 fishes. Mula sa 5 loaves of bread and 2 fishes, pinakain niya ang 5,000. And this is a miracle. At saka ang sobra, 12 baskets of leftover scraps, no? Hindi yan coincidence ng 12 baskets. It represents the 12 tribes of Israel na kaya niyang ipakain sa buo. The 12 tribes of Israel represents the whole world. No? So, kaya hindi coincidence na 12 baskets ang natira. Okay? So, pinakain niya. Ang may nagsasabi ngayon na hindi daw yan milagro. Ano daw yan? Milagro daw yan ng sharing. Sasabihin ko kung maraming nagsasabi niyan dahil ayan, interpretation yan ng modernist, ng mga modernist na theologians na kasi hindi sila naniniwala sa mga miracle. Ang gusto nila puro lahat i-explain sa natural way. Pati yung kung I don't know kung naririnig niyo na yung minsan may mga preaching na ang the miracle of the feeding of the 5,000 is just nagsishare-share lang sila at saka kahit nga yung pag-divide ng water nag-ano lang daw, hindi yun ang divide ng water sa kay Moses, nag-ano lang daw dahil daw na, sa ano ba, low tide lang, naghunas lang sa Bisaya. So marami silang mga explanation para kasi nahirapan silang tumanggap na si Jesus kayang gumawa ng mga great miracles. Kaya in-explain nila ang natural way. Balikan natin mamaya. Ano pa yung milagro na ginawa ni Jesus para ihanda sila sa kanyang sasabihin na pinaka-importante? Sa John chapter 6, the Bread of Heaven Discourse. No? Kung nabasa niyo yung John chapter 6. Basahin niyo ako sa bahay niyo mamaya. You will be blessed, no? So then si Jesus pagkatapos niya nag-feed ng 5,000, siya ay nagpray mag-isa. Tapos after niya magpray mag-isa, naiwan na siya ng kanyang mga apostles, mga disciples, kaya sumunod siya. Nandun na sa bangka yung apostles niya, nandun na sa laot, sumunod siya, naglakad siya, kaya natakot nga, yung multo-multo doon. Maalala niyo yun, di ba? Naglakad siya. And then he calmed the waters, no? Stormy waters, pinakalma niya. Yun. So, yun. Dalawang milagro ginawa niya. Naglakad siya sa tubig, pinakalma niya yung storm,
yung napakain siya ng 5,000 para sa mahanda ang puso at utak ng mga tao na tatanggap ng kanyang mensahe pagkabukas. So, hindi ko ni lahat sinama dito para hindi siya mahaba, pinulputol ko lang. Jesus, the bread of life. So, nung nakita nila si Jesus, sabi nila, paano ka nakapunta dito? Kasi alam nilang si Jesus na iwan, wala na siyang bangka. Hindi nila alam, si Jesus naglakad lang, no? And then, sabi ni Jesus, truly I tell you, alam ko, hinahanap niyo ako, no? Hindi dahil sa mga milagro na nakita niyo, kundi hinanap niyo ako dahil pinakain ko kayo at nabusog kayo. O, di ba? Yun naman talaga ang ugali ng mga tao, gusto libre. Oh, tsibugan dito, buffet. Kaya nila hinanap si Jesus, binuko sila ni Jesus, alam ko na kung sa ano pa, sa tinamban pang storya, alam ko na kung bakit niyo ako hinanap, hindi dahil mahal niyo ako kung ano ba, kung dahil marami akong ginawang milagro. Hinanap niyo ako kasi gusto niyo naman kumain, parang ganon. Kasi nakita niyo kung paano ko kayo kayang pakainin. Okay, eto. Isipin niyo ito, mga kapatid. Kung totoo yung sinasabi ng mga modernist, ng mga theologian, na miracle of sharing lang, sasabihin ba ni Jesus to? Ha? Sasabihin ba ni Jesus na you did not look for me, you look for me because you ate the loaves and you had your fill? Hinanap niya ako kasi alam niyo, kaya ko kayong pakainin. So kung totoong nagsisharing lang sila, hanapin kaya na si Jesus? Bakit pa namin kayo susundan? Eh, kami-kami lang naman nagpapakain sarili namin, di ba? Sarili naman naming baon yun, eh. Pinagsishare-share lang namin. Ano bang kakaiba dun? Pero sinundan nila si Jesus kasi nakita nila talaga yung himala. Na out from nothing, 5 loaves lang, 2 fishes, nag-multiply talaga in front of their eyes, na nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus na kaya niya magpakain kahit ano, hindi sila magugutom. Sa tingin mo, susundan nila si Jesus? Magkakandara pa silang magsusunod-sunod kung sharing lang? Hindi. Alam naman nilang pagkain nilang nagpakain sa kanila. Yan ang ebidensya, mga kapatid, na hindi yon miracle of sharing. It is really a miracle. Ha? Kaya huwag kayong maniwala dyan na sasabihin na miracle of sharing yun. Ha? That is a product of, sabihin mo, maraming mga theologians, Venerable Father John Hardon, Jesuit priest, nagsabi, it is really a miracle of sila ni mga orthodox na mga theologians like Bishop Fulton Sheen would say, it is really, no? It is really the miracle of the multiplication. Now let's digress tayo. Balik tayo. Sabi ni Jesus, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, the Son of Man will give you. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Sabi nila, bigay niyo sa amin yan, yung bread of life that comes down from heaven. Tapos ito, binigay ni Jesus yung bombshell, yung nakakabigla na message na hindi nila akalain na sasabihin ni Jesus. Sabi niya, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Yun, sinabi niya. And then, nag-grumble ang mga Diyos. Nagreklamo sila. Sabi, paano niya masabi na I am the bread that come down from heaven? Di ba, anak to ni Joseph? Kilala natin yung tatay, nanay niya. Tapos sabihin niya, parang si Kimuloy ba? Paano niya sabihin na appointed son of God? Parang ganun, no?
Pero dito, kilala namin parents niya, tapos sabihin niya, galing siya sa langit. Ano ba to? O, doon. Kita niyo na kung anong rason bakit nagawa si Jesus ng mga milagro, para mahanda sila. Para may credibility si Jesus na mapakita niya na ma-back up niya yung sinasabi niya na totoo. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue. Nag-argue sila. Ano ba yung argue sa Tagalog? Sa Bisaya lang. Naglalis. No? Nagtalo na sila. Kasi paano niya ito mabibigay? Paano niya mabibigay ang kanyang laman at saka, no? This bread is my flesh. Paano niya mabibigay ang kanyang laman? Paano? So, ito ay kahindik-hindik na message, cannibalism. Dati, yung mga tao, pinagbabawalan kahit naman lang dugo na matira doon sa ano, sa loob. Dapat meron silang paraan kung paano ang tamang pagkatay sa mga karne. Dapat hindi maiiwan ang dugo sa loob, no? Or sa ano pa, halal. Or sa Muslim. Pero sa Jewish term, nakalimutan ko. It's in the tip of my tongue. Sabihin ko mamaya pag na-ano. So, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up the last day. So, ito yung bombshell na sinabi niya. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. So, side note muna tayo, ha. Sabi niya, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me. John chapter 6 ito. Mananatili sa akin kung sino man ang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo. Mananatili sa akin. Remember John chapter 15. Jump muna tayo sa John chapter 15 verse 4. Inulit niya, di ba? Remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi ka makakabunga kung hindi ka mananatili. So, paano ka mananatili sa pagmamahal ni Kristo? Remain in my love, sabi niya. You have to keep the commandments. You have to obey the commandments of my Father para mananatili ka. Yan po ang sanctifying grace. Pag sinuway mo ang utos ni Kristo, you commit mortal sin, hindi ka naman nanatili sa Kanya. So ano ba ang kasama sa mga kautusan at sa kakalooban ng Kanyang Ama? Kainin mo ang Kanyang laman. Inumin mo ang Kanyang dugo para manatili ka. So, hindi ka mananatili ang iyong kaligtasan, mawawala ang iyong kaligtasan pag ikaw ay tumigil sa pagkain sa kanyang laman at pag-inom sa kanyang dugo. No? So, side note lang. Ay, ang term pala doon ay kosher. Kosher meat. No? Yung way, paraan ng mga Jews sa pagkatay ng mga karne na hindi maiwan. So, ipatiwarik nila yung lamb, itali yung paa, tsaka gigilitan yung leeg para yung dugo madidrain. Kasi bawal talaga sa kanila magkumain ng karne na may dugo. Tapos ito, ipapainom sa iyang kanang dugo, ipapakain ang kanyang laman. Shocking to, no? Okay. So, nung pagkarinig ng mga tao, on hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" So, aware that his disciples were glumbering about this, alam niya, sila ay nagtatalo-talo na, nagre-reklamo na, sabi ni Jesus, "Does this offend you?"
Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. Huh? So alam ko na, kung may nanonood ngayon na non-Catholic, maigting talaga sa kanila tong verse 63. The flesh counts for nothing. The words, oh, babalik na, i-explain natin mamaya. Yan ang paborito nilang pang-kontra dahil sabihin nila na hindi talaga symbolic lang. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I've spoken to you, they are full of spirit and life. So, for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. From this time, many of his disciples turned back and no longer follow him. Mula noon, marami sa kanyang mga tagasunod ang tumiwalag na, hindi na nagpatuloy dahil naiskandalo sila sa sinabi niya. Ang tanong, pinigilan ba niya sila? Hindi. Okay. Explain natin yan isa-isa. Pero may dugtong pa pala. Sabi ni Jesus, hinarap niya yung 12 apostoles. Kayo, iiwan niyo rin ba ako? Gusto ko yung tanong ni ano eh. Di ba? Nagtatalo-talo na sila kahit sino pa naman. Kasi first time, revolutionary itong sinabi ni Jesus. Ipapakain yung laman, ipapainom yung dugo. Hindi katanggap-tanggap sa mga Hudyo yan, no? Tapos kahit I'm sure yung mga 12 disciples, hindi rin nila lubos maintindihan yung sinasabi, ano bang pinagsasabi ng master namin. Ako, patay tayo dito, no? Tapos sasabihin ni Jesus, ano, iiwan nyo rin ba ako? Gusto ko yung sagot ni Pedro. Sabi niya, Lord, to whom shall we go? Kung i-paraphrase mo, parang sinasabi ni Pedro, actually, Lord, parang naisip-isipan rin namin, kaya lang saan kami pupunta, Lord? Yeah? Naisip-isipan rin namin, yan, kaya lang saan kami pupunta? Meron ka bang ma-recommend na saan kami pupunta? May ibang rabbi pa ba dyan na magtuturo? Pero wala na eh, parang ganun, di ba? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know. Ang ganda ng sagot ni Pedro kasi kahit hindi niya lubos maintindihan, ito ay parang hindi katanggap-tanggap, pero buo ang paniniwala niya kay Jesus sa kanyang master, sa kanyang teacher, na kung yon ay sapat na sa'yo, no? Dahil sinabi mo yan, sapat na sa akin yan. Dahil sinabi mo yan, Lord, sapat na sa akin, kahit hindi ko lubos maintindihan, sapat na sa akin at aking tatanggapin yan. Ang tanong, life lesson sa atin, sapat na ba? Kailangan bang talagang lubos mong maintindihan ang lahat para mo paniniwalaan? No? So, yan ay lesson sa atin. Minsan may mga bagay sa ating buhay na kahit hindi natin sapat na intindihan na nangyayari sa atin, pero buong tiwala lang talaga tayo sa ating Diyos na dahil siya ay nag-promise sa atin na tayo ay kanyang tutulungan. So the promise is kept. So tinupad niya ang kanyang promise after 1 year sa Passover. At the Last Supper, the night before his crucifixion, Jesus fulfilled that promise. Sabi niya, while they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Sabi niya, ito ang aking katawan. Huh? And then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood. So, ang sabi nga ni, nakalimutan ko sa isang church father na nagsabi, St. Augustine ba yun? Kung sinabi ni Kristo na ito ay aking katawan at ito ay aking dugo, this is my body and this is my blood, who are we? Sino ba tayo
na magmamarunong na sasabihin, hindi Lord, hindi mo katawan yan, hindi mo dugo yan, simbolo lang ng dugo at katawan mo yan. Sinabi na nga ni Jesus, this is my blood. Susuwayin mo pa, sabihin, iibahin mo pa yung words niya, sabihin mo pang, this is the symbol of my body, this is the symbol of my blood. Sinabi na nga niya, sino ba tayo na magmamarunong? No? So, sidetrack muna tayo konti. Nung una mga kapatid, alam nyo, ang mga tao, pag nakita sila ng pare na naglalakad na may dalang blessed sacrament, no? Blessed host, kahit saan sila, kahit sa kaputikan, sa ulan, sa lupa, sa kabatuhan, luluhod sila to give reverence. Pero ngayon, anong nangyayari? Sa simbahan, dapat tayo sa consecration luluhod. Every knee shall bend, no? Every people shall bow at the name of the Lord. Pero ngayon, pag walang luhuran, hindi luluhod, no? Kasi madudumihan yung maong, madudumihan yung dress. Pero nung una, grabe ang reverence. Ewan ko bakit, anong nangyari. Kasi unti-unti nang nawawala ang ang pagtuturo sa the real presence, no? Minsan may nagtuturo na nga ng mga liberal theologians na instead of transubstantiation, transignification. Okay, punta tayo sa objection ng ating mga kapatid. So during the Last Supper, si Jesus ay nagsabi metaphorical lang, figurative speech lang. Hindi siya, nung sinabi niya this is my body, hindi siya literal na sinasabi na this is my body. Figurative lang. Okay? Yun ang sabi nila. Okay. So kung Biblia lang taga ating titignan, kahit mismo sa mga non-Catholics, sa mga Bible alone Christians, maraming hindi pagkakaunawaan sa interpretasyon. Aabot ng ilang daang oras, magdedipati sila, gagamit ng mga bersikulo, at hindi sila darating sa pagkakaunawaan, no? Ang mapupunta tayo sa kaninong authority. So, kaninong authority ang susundin natin? So, kung hindi tatanggapin ng ating mga kapatid ang otoridad ng simbahan na tinatag ni Kristo, o sige, ang tanong natin, ganito na lang. Gamitin natin ang common sense. Kung merong balita sa pamilya, saan ka ba mas maniniwala? Doon mismo malapit sa mga kamag-anak, mismong nasa loob ng bahay sa pamilya, o doon sa malayong mga lugar na nakatanggap ng third hand, second hand, fourth hand na mga version ng story? Siyempre, doon ka malapit, close to the sources. Malapit ka dapat, mas malapit ka sa source ng information, mas genuine ang iyong information, no? Mas kapanipaniwala. Ganon din mga kapatid. If anyone knew what Christ meant, kung ano talaga, kung sino man nakakaalam sa totoong kahulugan ng sinabi ni Kristo sa Last Supper, yon ang nakakaalam ay mismo ang mga apostles at saka yung mga disciples. Closer to. So, ang tanong, kailan ba ang unang nagreklamo na hindi siya ang body and blood of Jesus? Si Berengarius, 11th century. Pero ito ay mariing kinundin ng simbahan at sa kalaunan, kanyang nag-retract si Berengarius. Ang next na nagreklamo ay si Martin Luther, 16th century, 1,500 years. Yun ang pinakauna. Pero hahanapin mo lahat ng dokumento, wala ka makikita from the early Christians na dokumento na may nagtuturo
na ito ay hindi body and blood literal ni Jesus. Nagsimula lang ang turo na yan kay Martin Luther na pinanindigan talaga hanggang ngayon. So yan pala ang clue. Punta tayo sa early Christians. Ano ba ang paniniwala? Ang meron nakasulat dito 110 AD. Hindi po nag-ibig sabihin na 110 AD nagsimula ang turo ng the real presence. Yan lang po ay nagpapahiwatig na yun lang ang pinaka earliest document na ating na-recover na nakasulat. Ano sabi ni Ignatius of Antioch? Sabi niya, I have no taste for corruptible food nor for the pleasures of this life. I desire the bread of God, which is the flesh of Jesus Christ. So, ang mga early Christians dati ay naniniwala na the Eucharist is really the flesh of Jesus. Punta naman tayo. Ito pa, dugtong ng sinabi niya sa letters niya sa Smyrnians. Sabi niya, they abstain from the Eucharist. Hindi sila tumatanggap ng Eucharist dahil and from prayer because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ. Flesh which suffered for our sins. May mga tao daw na hindi tumatanggap kasi hindi nila tinatanggap. So ito yung mga heretiko na hindi tumatanggap. Hindi nila kinoconfess that the Eucharist is the flesh of our Lord Savior. Justin Martyr, 151 AD. Nor common drink, hindi to common na inumin at saka pagkain. But since Jesus Christ our Savior was made incarnate, by the change of which our blood and flesh is nurtured, is both the flesh and the blood of the incarnated Jesus. Ito po ay katibayan mga kapatid. Kung ano ang paniniwala ng mga Kristiyano malapit, itong sila ni Justin Martyr, yung mga church fathers, ito ay mga estudyante mismo ng mga apostoles. No? So, sino bang paniniwalaan natin? Yung salita ng mga malapit sa source o yung malayo sa source? Common sense. Okay? Irenaeus. Actually, maraming mga quotes, documents from church fathers, ito lang yung sinama ko para hindi na masyadong mahaba. 189 AD, he has declared the cup a part of creation to be his own blood. The bread a part of creation he has established as his own body. Bilisan lang natin. Cyril of Jerusalem, 350, sabi, the bread becomes the body of Christ and the wine, the blood of Christ. So, yan lang po ay mga examples. At saka si, punta naman tayo kay Pablo. 1 Corinthians chapter 11 verse 27. If one eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner, he will guilty of the body and blood of the Lord. So pag tayo daw ay kumain sa tinapay at sa kasadugo, no? Sa unworthy ay hindi nararapat, no? We will be guilty against the body and blood of the Lord. So, sa kultura ng mga Semites, sa mga Hudyo, pag sinabing ang kasabihan na guilty ka sa body and blood ng isang tao, ay meaning yan ay guilty ka of murder. So, paano ka magiging guilty of murder kung simbolo lang? Simbolo lang. Pwede, hindi mo naman pwedeng patayin yung pan. Hindi mo naman pwedeng patayin yung wine. Alak. Simbolo lang. Hindi mo naman pwedeng ma-murder yan. So, bakit ka ikukundina ni Lord kung simbolo lang? Napakabigat na parusa yan. Makukundina na ka kasi mismo si Lord ang iyong nilalapastangan. Nilalapastangan mo siya pag you receive it in an unworthy manner. Meaning you receive it in a state of mortal sin. No? By the way, sabi ni Father Winston Kabading sa isang demonic possessed
sabi ng isang ng demonyo sa isang possessed, nagbubunyi daw siya, si Satanas, kapag ang tao ay tumatanggap ng Eucharist in the state of mortal sin. Sumasama pa daw siya doon sa altar pag, kasi pag tanggap ng tao na in the state of mortal sin, nagbubunyi siya kasi nadadagdagan ang sacrilege na kasalanan ng tao. Nagiging sa kanya na lalo ang tao. Okay. At sa kasabi pa ni Pablo dito, kaya ang iba sa inyo ay nagkakasakit at namamatay dahil keep on receiving the Eucharist in a state of mortal sin. Hindi nila, they are not examining themselves. Paano ka mamamatay, magkakasakit, kung simbolo lang? So, yan ang iisipin natin. Okay, let's go to objection number 2. But the bread of life discourse in John should be taken literally. Hindi siya dapat tanggapin na literal kasi sa ibang mga bersikulo sinasabi nga ni Jesus, di ba? I am the door. I am the gate. I am the vine. O, di ba? Hindi naman si Jesus door. Hindi naman siya gate. So, kagaya din yan. I am the bread. So, symbolic lang yan. Yan ang sabi nila. So, iisipin mo, oo nga, no? Pwedeng symbolic lang siguro yung bread at saka symbolic lang siguro yung blood at saka yung flesh. Kasi sa ibang parte ng Biblia, sinasabi niya, pintuan siya, minsan ubas siya, no? So, at saka yung bread, pinapahiwatig daw ni Kristo na spiritual nourishment. Ikaw ay naniniwala sa kanya bilang siya ay yung tagapaligtas at saka yung Diyos. Parang ikaw ay tumatanggap para mo na rin kinakain si Jesus ang kanyang dugo at kanyang katawan. Yung sabi nila. Okay. Punta tayo. Pansinin niyo mga kapatid. Si Jesus, pag ang mga apostoles niya ay hindi na ang mga tao na kanyang pinibigyan ng kanyang preaching ay hindi nakakaintindi, kinokorekt niya. Example, si Jesus nag-preach about the leaven, yung mga patubo ng mga Pariseo at saka mga Saduceo. Yung, di ba? Mag-ingat kayo sa mga patubo ng mga Pariseo. Leaven. Di ba? Hindi naintindihan ng mga apostoles. Sabi, akala ng mga apostoles, nagpapatungkol ang si Kristo tungkol sa tinapay dahil nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Anong ginawa ni Jesus? Pinaliwanag ni Jesus, hindi po yan ang ibig kong sabihin na tinapay. He's not talking about literal bread. Kaya inexplain ni Jesus. Kagaya din doon sa ano, I will destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Kaya pinaliwanag din ni Jesus na ang kanyang patungkol doon ay ang kanyang katawan. Kasi akala nila ang temple eh. Pinaliwanag. Kagaya din doon yung the born again discourse kay Nicodemus. Hindi naintindihan ni Nicodemus. Akala niya, babalik talaga siya sa tiyan ng nanay niya. Papasok siya ulit. Dapat siyang maisilang muli. Kaya ipinaliwanag ni Jesus na hindi po yan pagsisilang na literal, kundi born of water and spirit. Pag hindi nakaintindihan, pinapaliwanag ni Jesus. Kahit yung parable of the sower, di ba? Sabi ni Jesus, tayo na kasi si Lazarus ay natutulog. Tapos si Pedro sabi, mabuti nga, kailangan ng pahinga ni Lazarus eh. Hindi naintindihan ni Pedro ang ibig sabihin ni Jesus. Akala niya, kaya pinaliwanag ni Jesus, sabi niya, hindi natutulog lang, patay na si Lazarus. Kaya pag hindi naintindihan, pinapaliwanag ni Jesus. No? At saka isipin mo, ang audience niya ay
karamihan uneducated, hindi magaling sa mga metaphorical figurative speech. Ang mga mangingisda, karpintero, simpleng tao, hindi sanay, hindi sanay sa mga semantics. Kaya si Jesus, nung binigyan niya yung mensahe niya that I am the bread that came from heaven, I will give you my body and blood as your food, hindi to figurative. He really meant what he said. No? At saka serious ang occasion. In the Last Supper, he said, "This is my body and this is my blood." Para siyang nagbibigay ng last will and testament. Ang pag nagbigay ka ng last will and testament, dapat clear terms, hindi mga pasumbingay, hindi pwedeng mga pang-figurative, dapat klaro kasi nagbibigay ka ng serious ang message. Hindi mo ipapasakali-sakali pa. Kaya when he said, "This is my blood," he really meant, "This is my blood. This is my body." Kasi delikado na pwede siyang ma-misinterpret ng kanyang mga tao, ng mga nakikinig sa kanya, at sasambahin ang tinapay at saka alak bilang presensya niya. Pero ito ay sinadya ni Jesus dahil ito talaga ang ibig niyang sabihin. Okay. Nagtatalo ng mga tao, paano niya mabibigay ang kanyang katawan at saka dugo? Anong sagot ni Jesus? Sabi ba niya, "Joke lang, kayo naman, di kayo mabiro, symbolic lang"? Ano yun? Yun ba ang sagot ni Jesus? No. Pinariinan niya. Sabi niya, "Truly, truly, I say to you." Pinanindigan niya talaga. Kasi nagtatalo na sila. Pansinin niyo, hindi niya in-explain. Joke lang, etong ibig sabihin nito, figurative lang yan, no? Pinariinan niya, pinanindigan niya, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh and drink his blood," kung hindi niyo kakainin ang laman at inumin yung dugo, hindi kayo makakaroon ng buhay. At saka sabi niya, eto talaga, matindi, "For my flesh is food indeed." Sa ibang version ng Bible, "For my flesh is real food. And my blood is real." Kamali yung type ko dito, "and my blood," hindi to flesh, no? So yan, "and my blood is drink indeed, and my blood is real drink," sa ibang version. So ano, wala na pa yata mas malinaw pa dito, mga kapatid, na ito ay literal. Inulit niya pa, "Truly I say to you," tapos ito, inulit niya naman ulit. Hindi niya po sinabi na dahil ang aking laman ay simbolo. Hindi. Sabi niya, ang aking laman ay totoong pagkain. Yun ang tinapay. Totoong pagkain, tinapay. Ang aking dugo ay totoong inumin. Yun ang alak. Ha? So, hindi mo talaga taliwas talaga kung ito ay ang gustong ibig sabihin na ni Kristo ay symbolic lang. Napakalayo. And then, sabi ng mga Hudyo, napakahirap naman ito. Sino makakatanggap nito? Hirap nito, no? At saka, at this point, dito mo lang matatagpuan sa buong Biblia na tinalikuran si Kristo. Dito lang talaga makikita na tumalikod ang mga tao dahil sa isang doktrinal na rason. Wala nang iba. Pero hindi binago ni Kristo ang kanyang stand, hindi niya pinaliwanag, dahil yun talaga ang kanyang gustong, ang kanyang pinapahiwatig, kahulugan. So, kung naintindihan ng mga Hudyo na iyon ay figurative lang at metaphorical, bakit nila iiwan si Kristo?
At bakit mahirap sa kanilang tanggapin? Bakit hard saying kung ito ay figurative at saka symbolic? Meaning, ito ay literal. Punta tayo doon sa sinabing, I am the door. Oh, sinabi ni Jesus, I am the door. At saka sinabi na rin ni Jesus, this is my body. Pero magkaiba po ito, hindi mo pwedeng i-apply magkaparehos. Dahil, sabi niya, if anyone enters by me, nung ito ay sinabi ni Jesus, lahat ng kanyang tagapakinig, naintindihan nila na ito ay figurative. Kasi kahit sino man lang common sense, alam mo na hindi pintuan si Kristo ay nagpapahiwatig siya na sa kanya dadaan. For example, hindi mo naman nakita doon sa Biblia na nagreklamo ang mga Hudyo na sinabi, paano siya maging pintuan? No? Saan ang kanyang mga hinge? Saan ang kanyang doorknob? Di ba? Hindi na nila kailangan kasi napakalinaw na iyon ay figurative. Pero doon, nagtalo-talo sila at saka nagreklamo kasi alam nila na si Jesus ay hindi figurative ang kanyang sinasabi. Dito, automatic alam nilang figurative. At saka hindi naman sinagot ni Jesus, amen, amen, I say to you, I am the door and my chest is the real wood and the hips are my real hinges. Yeah? Objection number 3. If Jesus was speaking literally, ito paborito ng mga non-Catholics natin, yung verse 63. Ito yung ano nila, silver bullet. Oh, tignan mo, yan. Pag binasa natin yan, tayo mga Katoliko, pag binasa natin yung Bible, kampante tayo na makukumbinsin natin sila na maging Katoliko sila, tanggapin nila yung Eucharist. Medyo kampante na tayo, tapos bigla nila tayong babanggain ng verse 63. O, anong sabi dyan? It is the spirit that gives life. The flesh is of no avail. Tapos, masyak tayo. Oh, nga no. Hindi importante ang laman. Kasi espiritu. Yun. At saka akala nila, symbolic na. Dahil yan ang sinabi. Okay. Pakinggan ito mabuti mga kapatid. Kasi napaka-importante nito. Ito ang parating nilang panangga. It is the spirit that gives life, the flesh is of no avail. Parang walang kwenta ang laman. No? Nagpapahiwatig ba yan sa laman ni Jesus? Hindi pwede. Una sa lahat, hindi niya pwedeng kokontrahin ang sarili niya. At tingnan mo dito ang words. Sabi niya, this is my flesh. Ang sabi dito, my flesh ba? Sabi dito, the flesh. Ang pag sinabi ng Biblia, the flesh, ang laman, iba ang ibig sabihin yan. Okay. Ang sinasabi dito, ang pinapahiwatig natin mga kapatid, ay pag si Jesus ay nagsabi ng spirit, kaagad, symbolic. No, hindi po yan ibig sabihin pag nagsabi ng spirit, symbolic. Hindi po symbolic ang spirit. Bakit? Diba si, ang Diyos ay espiritu? Ang demonyo, espiritu? Ibig ba sabihin, ang Diyos at saka ang demonyo, symbolic lang? No. They are true beings. Totoong may Diyos. Hindi symbolic ang Diyos. Hindi symbolic ang demonyo. Totoong may demonyo. So, ibig sabihin, because they are spirit, they are merely symbolic? No. Hindi ibig sabihin na sinabi dito, the words I've spoken to you are spirit, ay symbolic na. Okay? At saka, punta tayo sa Matthew chapter 26, verse 41. Watch and pray, kasi iniwan sila ni Jesus sa Gethsemane, na sa agony in the garden, tapos tulog sila. Kaya sinabihan sila ni Jesus, watch and pray so that you will not fall into the temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yung laman nyo, laman ng tao, ay weak, the flesh.
So, ang sabi ni Jesus, my flesh. Ang kanyang flesh ay banal. Diyos. Iba yung the flesh. Pag sinabing the flesh, sa tao yan. Kaya nga, tandaan nyo yung nangyari sa ano, sa Caesarea Philippi, yung pag-confess ni Peter kay Jesus na you are the Messiah. Anong sabi ni Jesus kay Peter? Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So, blessed are you dahil hindi laman ng tao, hindi sa ibig sabihin ng flesh and blood, hindi mo sariling karunungan, hindi mo nalaman na ako ang Mesiyas dahil sa iyong sariling karunungan, sariling laman, pero ito ay binigay sa iyo na kaalaman galing sa Espiritu, galing sa Ama. Yan ang ibig sabihin. So, meaning, nung sinabi ni Jesus na the flesh is to no avail, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay hindi natin matatanggap ang katotohanan tungkol sa Eucharistia, hindi natin matatanggap ang tungkol sa Eucharistia na ating kakainin na niyang kanyang laman at saka iinumin ng kanyang dugo sa ating sariling karunungan, sa ating taong laman na pag-iisip. Our human flesh is incapable of grasping spiritual realities. Hindi kaya. Kaya, it is not the flesh and blood that reveals this to you. Meaning, kung hindi ka aakayin ng Espiritu Santo, hindi mo hayaan ng Espiritu Santo, mag-aakay sa hindi mo malubos matanggap. Kaya yun ang sinabi niya sa mga Israelites. Balikan natin yung sinabi niya sa ano ha? Sa Israelites. Ito. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe. Alam niya kung sinong tatanggap ng kanyang mensahe at saka magtatraidor sa kanya. This is why I told you, no one can come to me unless the Father has enabled them. Does it ring a bell? Does it ring a bell, mga kapatid? Parang pareho din sa sinabi niya kay Peter. Hindi laman ng tao ang nagsabi sa iyo na ako ang Mesiyas, hindi ang aking Ama. Kagaya din dito, hindi niyo matatanggap na ako ang the bread that come from heaven unless the Father has enabled them. Kasi the flesh has no avail. Yan po ang ibig sabihin ng the flesh has no avail. But the the flesh is of no avail. It is the spirit that gives life. Okay? Sana malinaw. If you have questions, you can ask me question after the lecture. Or you can PM me. No? Okay. And then, punta naman tayo sa eating pag sinabi nila, figurative ang pagsabi yung kakainin mo daw ang kanyang laman at iinumin ang kanyang dugo, figure of speech po yan daw. Kagaya ng sa atin, may mga figure of speech tayo, di ba? Pero, sa kultura ng mga Hudyo, wala pong ganun. Walang figure of speech na kakainin mo ang kanyang laman at saka iinumin mo yung dugo na nagpapahiwatig na iyong paniniwalaan ang taong yon. Hindi po. Ano bang ibig sabihin ng merong figure of speech sa panahon na yon? Pag sinabi ng Bible, like pumunta ka sa Micah chapter 3 verse 3, Psalm chapter 27 verse 2, Isaiah
So ano bang ibig sabihin ng eating another's flesh and drinking their blood? Ano ba ibig sabihin pag binasa mo yung Bible? Ang ibig sabihin niyan, i-murder mo ang tao, i-persecute mo, or at saka i-betray. Yun ang ibig sabihin ng figure of speech na eating another's flesh. So kung sasabihin nila na figure of speech siya, taliwas. Kasi kung gagamitin natin yan, i-substitute natin ang meaning, ganito ang mangyayari. Truly I say to you, unless you persecute me and betray me, you will have no life within you. O di ba parang hindi tama? Kung hindi niyo ako tatraidoruin, hindi kayo makakaroon ng buhay. Naku, parang mala. He who does violence to me has eternal life. So hindi. So bago talaga, revolutionary talaga na word. Meaning hindi siya figure of speech. Meaning literal na ipapakain talaga ni Jesus sa kanya, sa atin, ang kanyang laman at saka ipainom ang kanyang dugo. Objection number 4. Kung totoong milagro 'yan, pag sinabi ng mga pare na this is my body, eh bakit hindi nagiging ano, hindi nagiging laman at saka dugo yung pan at saka yung alak? Okay. In the Old Testament, alam nyo, makikita natin in several occasions na mga angel, they take human appearance, they take human form to carry out the work of God. Di ba? Nagbabalat ka anyo tao ang mga anghel. Nung nagbalat anyo sila na tao, anghel pa rin sila, di ba? Di ba? Sa loob-loob nila, sila ay anghel. Nagbalat kayo lang sila na tao. So, kung ang anghel ay kaya niyang magbalat kayo na tao, ang Diyos pa kaya? Who is infinitely powerful, humble himself, and to bring himself in appearance of bread and wine? Di ba? So, bakit bread and wine? Because ang bread symbolizes nourishment, no? And the wine, pareho sila, yun ang mga pagkain ng mga Hudyo. At saka ito, no? Bago tayo pumunta doon, sige, ito. Okay. Mamaya na natin babalikan. Objection. If we took Jesus' words literally, pag kung literal daw, so cannibalism ang labas niya. No? Cannibalism siya, eh, papakain yung laman at saka dugo. Ang sagot natin, magiging cannibalism lang siya kung sa panahon na yun, nabuhay pa si Kristo, bigla siyang susunggaban ng kanyang mga disipulo at saka ibabaon yung mga ngipin nila sa balikat ni Kristo. No? So yan ay magiging cannibalism. Pero, ngayon, ang ating Panginoon ay nasa langit na. He is in a glorified body. No? So, hindi na posible ang cannibalism because minabuti niya na ipresenta ang kanyang laman at saka dugo in the appearance of bread and wine. No? In a non-bloody manner. So, kaya hindi siya magiging cannibalism because our Lord is already in heaven in a glorified body. Kaya tinatanggap natin siya ngayon in a sacramental way. Hindi siya symbolic way. Sacramental way. Ano bang ibig sabihin ng symbolic way? Ang symbolic, simbolo lang. Ang sacramental ay hindi mismo simbolo siya ng hindi lang siya simbolo ng laman at saka dugo ni Kristo mismo, kundi mismo laman at dugo siya talaga, pero sa ibang anyo. Laman at dugo siya ni Kristo, pero iba yung anyo, sa anyo ng pan. So, sacramental.
Yung simbolo kasi, nagpapahiwatig lang siya ng laman at dugo ni Kristo, pero hindi talaga siya laman at dugo. Yan ang simbolo. Kaya hindi natin siya matawag na we are receiving the blood and body and blood of Jesus in a symbolic way, dahil kung symbolic lang, hindi tayo naniniwala na yan talaga. Pero ang sacramental ay iba yung anyo, nire-representa siya ng ibang anyo, pero naniniwala tayo na yung tinatanggap natin, kahit iba yung anyo, mismong laman at dugo ni Kristo. Kaya we are receiving it in a sacramental way. Next objection. Ang sabi ni Jesus, memory of me. No? Do this in memory of me. Memory lang, hindi naman yan sacrament eh. Ang sabi niya, do this in memory para lang maalala natin siya. Oh, para pang-alala lang yan. Kaya yung mga Protestante, pag nagawa sila ng kanilang communion, usually mga Baptist, 4 times a year lang. Kasi they are parang ceremony lang na to remember. Kaya 4 times a year lang sila. No? Pero ang inang tinatanggap, minsan Skyplex, minsan biskwit, tapos hindi sila, minsan ang kanila, grape juice. No? Grape juice yung ginagamit nila. Because they don't believe. Pag sinabi nating memory, ang pumapasok sa utak natin, picture, statwa, para ma-remember natin. No? Yung mga shrine. Pero hindi po yan ang ibig sabihin. Sa Holy Mass, yung memorial na ginagawa natin ay more than just remembering the Paschal death and resurrection of Jesus. It is more than that. Sa Sacred Scripture, mga kapatid, ang memorial ay hindi lang po siya ang pagpapaalala. Ang sa Biblia, ang memorial, pag sinabing memorial, pinoproclaim talaga ng mga Hudyo ang mighty works ni God sa kanilang pagsalba ni God sa kanila mula sa Egypt papunta sa Promised Land. Kaya kanilang sinasabuhay, hindi lang pinapaalala, sinasabuhay talaga. Hindi lang ginugunita, kundi sinasabuhay talaga, binabalik nila talaga na parang buhay. No? So, they make it real, they make it present. That is why in the Eucharist, we make the sacrifice present. Huh? The liberation from Egypt, the Passover is celebrated. No? So, they make it present. Hindi lang po siya pag-aalala. So, balik na naman tayo sa typology. Ang typology ay ang mga nangyayari sa Old Testament ay anino kung anong darating sa bago. So, nakakubli ang New Testament sa Old at saka sinasakatuparan ng New kung ano ang nasa Old. The New is prefigured, parang anino lang. No? Anino ng New ang Old. Kagaya sa ano, punta tayo sa Passover. The original Passover, mga kapatid. Sorry, malapit na tayo, mga kapatid. Ano ba yung original Passover? Anong nangyari doon sa... Ano bang ibig sabihin ng Passover? Yung angel, mag-Passover sa bahay mo. Hindi siya papasok sa bahay mo at papatayin yung firstborn. Kasi, di ba, ang lahat ng firstborn papatayin. Kung mga kamagulangan, patyon. So, para hindi mamatay ang firstborn, anong gagawin? Kakatay kayo ng lamb. Without blemish, kakatayin nyo. At saka yung dugo, ipipintal nyo sa doorpost. Pag nakita ng anghel yon, siya ay mag-passover lang. Hindi niya papatayin yung firstborn sa bahay na yon. Kaya yon ang tinatawag na Passover. Diyan galing ang Paschal Mystery, Passover. Sineselebrate parate ng mga Hudyo yan. Napaka
ano talaga importante sa mga Hudyo ang Passover hanggang ngayon. Kasi they remember how God rescued them from the hands of the Egyptians. No? So, anong gagawin nila? Maliban sa ipipinta ang ano, ipipinta ang dugo sa pintuan, yung laman ng lamb, kakainin nila. Kakainin nila na may mga sandata sila sa kanilang kamay, kasi anytime na mag-a-announce si Moses na aalis na sila from Egypt, aalis, ready na sila. So they are eating it with weapon in their hands or tools in their hands, no? At saka nakabihis na sila yung mga bagahin nila, nakabalot na, nakaready na, habang kinakain ang the flesh of the lamb. Yung dugo sa pintuan at saka kakainin nila. Okay? Kuha nyo? So, you have to understand the Passover like the Jews did. Kaya nung sinabi ni Jesus na you have to eat my flesh and drink my blood, kailan ginawa ni Jesus? Sa Passover, during Passover. Di ba? Kaya sinasabi sa misa, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya po ang Lamb of God. Siya ang karnero na kinakatay at kakainin ang kanyang laman. So kung ang Hudyo ang iyong audience, naintindihan nila na dapat mo talagang kainin ang kanyang laman, hindi yan symbolic. So kahit ikaw ay naniniwala kay Moses at hindi mo kinain literal ang laman, hindi mo kinain ang laman ng lamb, ng karnero, ikaw ay mamamatay. Kagayan din sa atin. Simbolo lang kung ikaw ay maniniwala kay Kristo, pero hindi mo kakainin ng kanyang laman, ikaw ay hindi makakaroon ng buhay. Ikaw ay papatayin ng anghel, the angel of death in the Passover. So, typology, kinain nila ang laman ng karnero. Sa New Testament, kakainin din natin ang laman ng karnero. Okay? Ang kanyang dugo ang ginamit para hindi tayo mamamatay. No? Siya ang nagtubos sa atin. Kaya siya ang Lamb of God. Sa Old Testament, Lamb. Ngayon, siya ang lamb. Kaya hindi na tayo kumakatay ng karnero dahil meron na tayong forever sacrifice in Jesus. Sa Passover, pansinin nyo, di ba dapat meron silang nag-celebrate si Jesus ng Passover sa Last Supper. Magtataka kayo, bakit walang karnero? Bakit walang lamb? No? Bakit walang lamb? Kasi, bakit niyang iniba? Bakit parang niyang iniba? Diba sabi ni Jesus, do not think that I come to abolish the law. So, dapat hindi niya iniba ang Passover. Dapat nagamit siya ng lamb, kung ano yung mga ginagawa ng mga tao sa Passover, yun din. Bakit iniba niya? Tinapay na at saka wine ang ginamit niya. Hindi na laman. Hindi na sila nag-ihaw ng karnero. Ang ginamit niya, tinapay na at saka alat. Bakit? Hindi niya binago. Sabi niya, I did not come, hindi niya inabolish. Pero, sinakatuparan niya. Sinakatuparan niya kung ano ang totoong layunin ng Passover. Anong totoong layunin ng Passover? Siya. Siya ang karnero. At saka makita natin sa Genesis chapter 14, Melchizedek, king of Salem, brought out wine, bread and wine. Bakit bread and wine? Dahil sa Genesis, si Melchizedek ay nagdala ng tinapay at saka alak. And he is the priest of God Most High. At saka punta tayo sa Hebrew chapter 7 verse 17, si Jesus ay tinawag na you are the priest forever in the order of Melchizedek.
You are a priest forever in the order of Melchizedek. Anong dinala ni Melchizedek? Sa Genesis pa lang, ha? Bread and wine. Kaya bread and wine, no? Last. Napansin niyo nung si Jesus ay nabanhaw, nabanhaw sa Tagalog, nabuhay muli, no? Pagkabuhay ni Jesus, kung ikaw yon, ikaw ay nabuhay ulit, pinatay ka, anong una mong gagawin? Kung ako si Jesus, ang una mong gagawin, kung ako ha, pupuntahan ko si Pilato. Oh, kita mo, yung pinatay nyo, yung pupuntahan ko si Cleopas, no? Pupuntahan ko yung mga Sanhedrin. Oh, tingnan nyo, pinatay nyo ako, buhay ako ngayon. You cannot bring the good man down. Oh, ipapakonsensya ko sila. Yun ba ang ginawa ni Jesus? Magyayabang na buhay siya? No. Pwede niya sanang gawin yun, di ba? Pero anong ginawa niya? On that same day na siya ay nabuhay. Kung titignan mo, parang nonsense. Nag-aksaya siya ng buong araw para samahan yung dalawang tao naglalakad papuntang Emmaus. Napansin niyo ba yun, mga kapatid? Sinamahan niya lang naglakad ang dalawang tao mapunta sa Emmaus. Parang kabubuhay mo lang, di ba? Dapat gumawa ka ng spectacular na bagay para ipagbunyi na ikaw yung ano. Sinamahan niya lang. At saka nag-usap-usap sila. At saka napansin niyo dito, hindi siya na-recognize. Hindi siya nakilala na siya si Jesus. Na yung mga tao na yon ay mga followers ni Jesus. No? For some reason, they were kept from recognizing Him. Okay. Important yung part yung they were kept from recognizing Him. Pinutol-putol ko lang yung iba para hindi masyado mahaba. And then, sabi ni Jesus, hindi mo ba alam ang nangyari? Namatay si Jesus daw, kawawa siya, ganun. Tapos, sabi ni Jesus, how foolish you are. Hindi nyo ba na alam na ang prophecy ay ang Messiah ay magsasuffer before He goes to His glory? And in-explain niya, hanggang umabot sila ng gabi. Imagine, umabot sila ng gabi. Yun lang. Yun ang gagawin mo sa the day ka na mag-resurrect. Kaya sinabi niya, stay with us for it is nearly evening. The day is almost over. Kaya nanatili si Jesus, sinamahan sila. At saka ito, mga kapatid, tumindig ang balahibo ko dito. Bakit? On the first day nag-resurrect siya, anong ginawa niya? Inulit niya ang Last Supper, mga kapatid. Kung sa pagkabuhay-buhay mo na araw, napaka-importante na buhay ka, kung anong ginawa mo, meaning yun ang pinaka-importante. Bakit niya ito pinag-aksaya ng oras? Kasi gusto niyang i-emphasize the Last Supper. Inulit niya. He took bread, gave thanks, broke it, and gave it to them. So hindi nila nakilala si Kristo. They were kept from recognizing Him. Pero, mga kapatid, nung pag-break niya ng bread, take this, their eyes were open. Doon pa lang nila nakilala si Kristo and they recognized Him. At saka, doon pa siya nawala. Bakit siya nawala? Bakit kailangan niyang mawala? Kailangan niya talagang mawala because His presence will be an obstacle. Why? Bakit sa maraming panahon na pwede siyang mawala, doon pa siya biglang nawala? Because He is in the bread. He is the Eucharist. Nawala siya because the bread is already in front of them. He is the Eucharist. Hindi na kailangan na makita siya kasi andyan na siya sa Eucharist. Yan ang pinapahiwatig. Diba? So I hope you learn from that, mga kapatid. God bless you. If you have questions,
Kung walang question, babay na tayo. Pero kung may question, pwede kayong mapaiwan. Sa mga walang questions, pwede na mag-exit. Okay. So, sino mag-closing prayer? Brad Carlos, ikaw naman mag-closing prayer. After closing prayer, kung may mga question pa, pwede kayong magpaiwan. So, good na, Doc? Sige, bro. Sige. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saint Michael, Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into him Satan and all the evil spirits who roam throughout the world seeking the ruins of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brad Carlos. So, thank you, Brad. Thank you, Dodo. Sis Nerelisa, bye-bye. God bless po. Thank God bless. Sis Angie, si thank Brother R.L., Brother Captain Ayan, Sis Jing Hayes, Brother Joel, Brother Richard, bye-bye. Thank you for coming. Thank you for next Wednesday ulit. Next Wednesday ulit. Thank you, Sis Jocelyn. Bye-bye. Bye-bye, Doc. Thank you, Doc. Bless.